Kumusta mga kabasketball? Ito ang iSportZone. Pag-uusapan natin ngayon mga kabasketball, ang kalalabas lang na balita. Kani-kanina, meron ng mga naglabas ito sa YouTube pero gusto ko lang magkomentaryo patungkol dito kay Juan Gomez de Liano na pumirma na at maglalaro sa Japan B League kagaya ni 3D Ravena. Siya ang magiging opisyal na pangalawang player ng Pilipinas na maglalaro sa B League bilang isang Asian import. Gusto ko lang mag-react dito sa development na ito dahil marami akong nababasa sa ating comment section sa ating mga videos patungkol sa Gilas na hindi na sila natutuwa sa PBA. Ako naman ay nandito po sa Amerika kaya hindi na ako masyadong nakakapanood ng PBA pero maraming sentimento ang nababasa ko na hindi na nakakatuwa ang PBA dahil daw dinodomina na lang ng iilang mga koponan o korporasyon. At sa pagkainis ng marami ay sinasabi na huwag na raw samahan ng mga PBA players ang ating Gilas Pilipinas na para sa akin naman ay kalabisan naman dahil kahit siguro tanungin natin si Coach Tab Baldwin ay pipiliin pa rin niya na paghaluin, piliin ang best PBA players na babagay sa kanyang sistema at ang best young players natin. Kaya lang base sa mga nababasa ko kung nagkakaproblema nga doon at hindi nagkakasundo ang ilang mga kampo patungkol dyan ay siguro makakabuti ang mga ganitong development na yung mga mahuhusay na players ay kukunin sa Japan. Kaya lang, posible na isang araw lahat ng ating mga college standouts ay unahin muna na maghanap ng koponan na kukuha sa kanila sa Japan kaysa sa mga local professional league sa Pilipinas. Hindi naman natin sila masisisi dahil una, malamang mas malaki ang sweldo dun mga kabasketball. Pangalawa, kung prioridad nila o gusto nilang maglaro para sa ating bansa, ay mas magiging malaya ang kanilang schedule doon dahil sa pagkakaalam ko, walang conflict yon mga kabasketball dahil mismong Japan ay inaalaw yung kanilang mga professional players, professional selections nila ang naglalaro para sa kanilang bansa tuwing merong international competitions na dapat sana ay ganun din ang sa Pilipinas kaya lang hindi nga ganun ang kaso. Hindi lang yan sa Japanese League, maging ang CBA o Chinese Basketball Association ay mayroong mga international players na naglalaro sa kanilang professional league gaya na lamang. Halimbawa na lang, pinakamabilis na mga example ay si Hadadi at si Nika Barami na tuwing merong international competitions ay lumalaro para sa kanilang bansang Iran. At alam nyo yan mga kabasketball na bihirang sumasablay ang dalawang superstars na yan ng Iran na maglaro para sa kanilang bansa. Kaya pag inisip natin ay panalo ang player dahil mas malaki ang sweldo kung kukunin sila. Panalo din ang bansa kapag may international competitions ay mas madali silang makukuha para maglaro para sa Gilas. Pero ang talo dyan ay ang local basketball ng Pilipinas. Pero syempre hindi naman lahat ng players ng mga standouts ay pipiliin maglaro sa Japan. Depende na lang siguro sa alok at sa preference ng player kung saan niya gustong maglaro. Pero sa mga nababasa ko mga kabasketball ay ang dami nangang hindi nasisihan sa PBA. At hindi ko alam kung totoo na konti na lang daw ang nanonood. Kamusta naman kaya ang ratings? Siguro hindi pa naman ito dadami ang mga ganitong klaseng mga pirmahan ng kontrata pero wake up call na ito sa PBA dahil dumadami na ang mga professional league sa labas ng Pilipinas ang kumukuha sa mga Pilipino. Hindi ba dati may mga Southeast Asian professional leagues ang kumukuha rin sa mga Pilipino? So dumadami na kakompetensya nila. Hindi na ako magtataka kung taon-taon ay mayroong isa, dalawa o baka mas marami pa na mga standouts ng ating collegiate teams ang aalukin ng isang Japanese professional team na maglaro para sa kanila. Para sa akin, pabor ako kung saan ang ikabubuti ng player. Siyempre, buhay nila yan. Kung saan nila gustong dalhin ang kanilang karera ay pwede nilang gawin. At sa isang banda ay maaring mas panalo ang bansa dyan. Pero syempre nandito ako sa ibang bansa. Baka kayo mga kabasketball ay mababawasan ang inyong entertainment, ang quality ng inyong entertainment kung maglalabasan yung mga mahuhusay natin. Anong masasabi nyo dito sa issue nito mga kabasketball? Mag-iwan ng comment, click like, share and subscribe. This is iSportZone.